Magandang umaga po sa inyo lahat. So, welcome po. Welcome po tayo rito. No? So, sino ang mga taga St. John Don Bosco? Sino ang mga parokyano? Mga katikista? Nag-iisa? Akala ko yung nag-iisa kayo eh. No? So, bahagi yun. No? Maraming naligaw. Sino naligaw? Yan, maraming naligaw. Hindi ba, hindi kayo nag-iisa. Naligaw din ako eh. Pati si sister naligaw. So, maganda rin po at tayo yung nakakapunta sa iba't ibang parokya. No? At Nadadalaw natin ang mga iba't ibang parokya ng diocese. Lalong-lalo po dito sa Quest District. So ngayon po, bahagi ng pagkilos natin, ano? So ito ay Lenten Recollection ng mga katikista ng District 1. So bahagi po na kung saan ay tayo ay nawa ay magkaroon ng happy morning. So, magandang umaga po sa inyo lahat. No? So, anong sabi ng iba? Mas maganda pa sa umaga. No? Sana po maganda tayo sa umaga. No? Hindi yung masungit pa sa umaga. No? So, happy morning. So bahagi ng ating paghinilay po ngayon no, ay nais natin na tutukan ang hamon na ipinapamanik ko sa atin lalong-lalo po ngayon sa taong itong 2017. Yung hamon sa atin lalong-lalo po sa ating patuloy na pagdiriwang ng Golden Jubilee of the Diocese of San Pablo at saka Year of the Parish na may pamagat na communion, no? So bahagi na kung saan ay tayo ay pag-isahin, no? Communion of communities. And then yung pong bahagi ho na kung saan ay ang subtopic ito ay forming BEC. So, medyo yung pong forming BEC no, ay siguro po ay sumasalamin sa mas malalim na ugnayan. Yung pong pinaka-BEC kasi natin, wala naman masyado tayong BEC no, sa ating diocese. Except for some parishes no, na mayroong mga BEC. Pero forming BEC, yung pong kaisipan ng BEC alin, yung bawat ang isa ho kasi komunidad ay ang komunidad ng mga katikista no? Sa bawat parokya. That could be already a BEC. A basic ecclesial community. No? Kayo ay munting sambayanang Kristiyano, ang bawat mga kapulungan na katikista ng bawat parokya. Yun kasi ang BEC sa atin. Tayo, First District, ano? Hindi na basic yan. Malaki na tayo eh. Malawak na tayo. Pero yung bawat parokya, that is, kung tumapansin natin, pwede nating masabing BEC yan. Basic ecclesial community. No? Ibig sabihin ng basic, maliit. Kaya sa Tagalog, ang tawag na sa kanila ay MMK. Hindi yung MMK sa TV, ha? No? Baka pinapanood yung MMK sa TV. Ano yung MMK sa TV? No, hindi yun. No? MMK ay Munting, o kung yung iba, MSK, Munting Mamayang Kristiyano, yung iba ay MSK.
munting samahang Kristiyano, no? So, MSK o MMK. So, munting, maliit. Maliit, mga grupo. Kaya po yung bawat parokya, no? Ay munting sambayanang Kristiyano. Munting pamayanang Kristiyano o munting mamayang Kristiyano. So at least po ay siguro po ay ang pagtutok natin ng ating topic, ng application ay dapat magsimula sa bawat parokya, no? Sa bawat parokya. Kasi mahirap mag-usap tungkol sa kapangkalanan kung yung mismong buong parokya, yung kabulungan ng mga katikisa sa bawat parokya ay hindi maging maayos. Yun ang basic ecclesial community natin bilang mga katikista. Ang parish level. So, bahagi po, no? So, yan ang mga mukha. Mukha ng mga happy. Kaya po sana po ay makita yung aking mga mukhang happy. Happy. Nagagalak. Nagagalak. Sa araw na ito, sa umagang ito. At higit sa lahat, nagagalak sapagkat isang panahon na tayo ay magkatibon-tibon para makapagnilay sa harapan ng Diyos. At ito yung ating pagtutuunan ngayong pansin. Yung panahon ng ating pag-inilay, ang pagbabalik-tanaw ng ating buhay, kung ito baga ay tumutulong sa paanyaya ng ating Panginoong Jesucristo. No? So, natutuwa tayo sapagkat, sabi nga ay, sana po ay makita natin yung kahalagahan ng alin, ng panahon na tayo'y makapag-alay ng oras, ng araw para sa Panginoon. So ito po ay iniandog natin para sa ating Diyos. Nga lalong-lalo na ngayong kapanahunan ng Kwaresma. At sana po ay tayo ay nagagala, natutuwa at tayo ay nakapag-handog. Nakapag-handog ng ating sarili. Oo. Yung dayot, kakaunti na yung dayot dito. No? The catechist and dayot. Sino ang mga yot? Wala at ang mga yot dito. Ilan lang ang yot. No? Oo. Gayot na raw. But we have to consider that you are teaching the youth. Ano? Putusin, hindi lang youth, pati yung mga children. Ano? Kaya yung mga katikista, hindi may pwedeng sabihin mo na pang matanda lamang. Putusin, ang katikista ay pang bata. Ano? Kaya, the catechist and the youth. Hindi pwedeng ipag-iwalay. Sa buhay ng katikista, ang mga kabataan at ang mga bata. No? Hindi ba pwede? Sabagat, sabi nga, paano natin matuturuan ng mga bata kung hindi natin sila palaging nauunawaan? No? Kaya, yun ay palaging nasa puso ng katikista. Ang katatayuan ng mga bata at ng mga kabataan. So, ito yung patuloy na pagdulog na nawa po ay palaging nasa ating damdamin. Nasabihin, kapag pinag-usapan natin ang kabataan, ano? Hindi, ano? Dapat nga kundusin ang mga katikista ay may pusong katulad ng isang bata. Ano? Katulad ng isang bata. Sabagat, sa katulad ng isang bata, nagahari ang Diyos. So, mga pagtawag sa katikista. No?
So may iba't iba tayong pagtawag at tayo po ngayon ay tumugon, lalong-lalo na po sa recollection natin ngayon sa araw na ito na pag-inilayan natin. Lalong-lalo na po sa taon na itong 2017, medyo tayo ay nagugulantang. Nagugulantang tayo sa mga pangyayari. Masyado mabibigat ang mga nagaganap ngayon sa daigdig na ito. Masyado excited ang taong 2017. Maraming mga kakaibang pangyayari na kung tingnan po natin ay kinakailangan din natin tugunan bilang mga katikista sa pagtuturo natin, sapagkat ito ay sumasalamin lamang sa makabagong panahon. Very diverse. Napakalawak ng ating pagkilos. Maging ito man ay, well, alam naman natin na usapin tungkol sa death penalty. The death penalty. Inaprobahan na ng Kongreso ang death penalty. Well, in a way, may pag-asa pa tayo. Ang Senado. Hoping na mga nawa ay magta natin. At yun ay kinakailang kasama natin palagi sa panalangin. Sa panalangin. Marami pa ho. Kasi po, sabi nga po natin, ay malaking hamon. Bakit? Kasi ay nakikita natin na may depekto. There is something. Hindi natin alam kung nasaan. Pero sigurado may depekto. At ito ay nagbibigay sa atin ng malaking hamon. Malaking hamon. Kasi bakit ano yung depekto? Kasi tinuturo natin na pinapahalagahan ng buhay. Pagkatapos ngayon, magkakaroon ng batas. Magkakaroon ng batas na sumasalukat sa paniniwala natin bilang mga mamamayang Kristiyano Katoliko. So, maglalagay tayo ngayon ng batas na labag sa ating pananampalataya. So, medyo malaki yung hamon. Kaya sabi ko, may depekto. Bakit? Ay, hindi ata natin naiintindihan. Hindi siguro natin malalim na naipaiwalaw, naipaliwanag ang tungkol sa ating pananampalataya. Hindi lang po sa usapin ng bahagi ng pagkilos. Pero sabi nga po natin ay, ito ba yung kalinangan na pinapamanhik natin? Kaya malaki po yung hamon na binibigay sa mga katikista. Kasi tayo yung nagtuturo eh. Tayo yung nasa front line. At sabi nga po natin, ay dapat na ito ay sumasang-ayon sa tema ng ating pananampalataya. Sumasang-ayon dapat sa tema ng ating pananampalataya. At sabi nga po natin, kasi ay nakita yun naman yung numbers. 54 lamang ang kongresista ng no to death penalty. At walang isa man na nagaling sa Laguna. Walang bumoto ng no na galing sa Laguna. 5! Meron tayong 5 kongresista. Yung 4th district at saka yung Seoul district. Yung Seoul district of Binyan. So 5 na ngayon ang kongresista natin. Lahat sila ay yes. So nakakalungkot isipin.
Sabi nga, dalawang malaking hamon, ito bang mga kongresista natin ay ibinibigay yung talagang pulso ng tao? Or humihina na ang simbahang Katolika? No? Dalawa lang yun eh. Either na itong mga limang katikista ay hindi nakinig sa salita ng tao o maumihina na ang simbahang Katolika. Bakit? Sinasabi natin, no to death penalty. Eh yes, yung lumabas. No? Eh, may... Kapag ganun ang mangyayari, ay ibig sabihin ni Ellen, ay walang epekto yung ating pananampalataya. No? Hindi tumatagos sa kalalimlan ng pagkaunawa. Kaya, malaki po ang trabaho ng mga katikista. No? Ito ba? Ano pa yon? So, huwag natin kalimutan ang kapangyarihan na itinulot ng Diyos sa inyo bilang mga katikista. No? Yung kapangyarihan na magturo, no? Para ang mga taong ito ay makaunawa ng ating pananampalataya. Alam niyo, kumisan, ay you have the power. Hindi kumisan, hindi natin nagagamit. Ano? Hindi natin nagagamit. Kasi oras na kayo ay nagtuturo sa parokya o sa eskwelahan, ano? Ay napakalaking bahagi mo yun, no? Yung posisyon ninyo. Kahit nasabihin natin na ilang minuto ba'y binibigay sa inyo ng mga eskwelahan? 30 minutes? Kahit na 30 minutes, no? Ay meron kayong kapangyarihan na alin? Na ituro ninyo sa mga bata ang tungkol kay Kristo. Ang tungkol sa liwanag, no? Na magbibigay ng gabay para makamit ng tao ang kaligtasan. No? Pinag-uusapan natin dito yung kaligtasan. Kaligtasan. Para alin? Huwag silang mapahamak. Huwag silang mapasama. No? Napakalaki po ng kapangyarihan na ipinagkakaloob sa inyo. No? Bahagi yun ng pagkilos. Kumisan po, ito yung kumisan hindi, well, ay kumisan hindi natin napapansin na isang biyaya na ipinagkaloob sa inyo. No? Kaya nga po, palagi, no? every year, meron tayong tinatawag na doon sa mga bagong naging katikista, no? May tinatawag tayong misyo kanoniko. Doon sa mga bagong katikista. Pero, every year, meron kayong tinatawag na sending off. No? Kaya huwag niyong kalimutan, kayo ay sinusugo. Sino nagsusugo sa inyo? Ang pare ay instrumento lamang. No? Ang pare ay instrumento lamang. Ang nagsusugo sa inyo ay ang Diyos. Na ipinagkatiwala ng Diyos sa pare. No? Eh, huwag natin kalimutan. Sugo ako ng Diyos. No? Sugo ako ng Diyos. Bilang bahagi yun na kung saan ano. Ay, yun ang kasi bakit? Kasi ang iyong ipapahay ay walang ibang hindi alin. Ang tungkol kay Jesus. Ay, ang may kapangyarihan lamang na magpahayag tungkol kay Jesus ay yung kanyang sinugo. Kaya sarap po, huwag natin kalimutan. No? Hindi lang po yan nilagay ng simbahan na sinugo. To remind us na alin, you do not act on your own. You act in the name of the church. You act in the name of your parish priest. You act in the name of the Catholic Church as a catechist. Kayo ay kumikilos sa pangalan ng inyong kura paroko. Kayo ay kumikilos sa pangalan ng simbahang Katolika. Kayo ay kumikilos
sa pangalan ng Diyos. Kasi bakit? Ang dala-dala ninyo ay walang iba kundi si Jesus ang nagbibigay ng liwanag. Yung kapangyarihan. Sana po yun ang huwag nating kalimutan. No? Na huwag kayong mahiya. No? Huwag kayong matakot. Kasi bakit? Ay, hindi naman inyong sariling pagkilos ito. No? Ito'y pagkilos ng simbahan na tinutugunan ninyo. No? Kaya very powerful po yung pagsusugo. Yung sending off. No? Na sana rin po maramdaman ng tao. No? Maramdaman ng tao. At kunusin po, yun ay ini-exemplify. Hindi lang para ipakilala kayo sa mga tao, katigis na ito, no? Hindi lamang para may pagmalaki ninyo sa inyong mga kaibigan na kayo ay isinugo, no? Pero dahil alin? Kayo ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos para ipahayag ang pagpapatuloy ng pagpapalaganap ng kaligtasan sa sandaigdigan nito. Ang kaharian ng Diyos. No? You must remember dyan. That is the power of the catechism. Kapangyarihan. Kaya nga po, bahagi ng pagkilos sa sana po no, ay makita ninyo every time na kayo magtuturo. No? Kung kayo ay medyo tinatamad, ay sinasabi nyo na sinusugo ako ng Diyos. No? Ako'y sugo ng Diyos. Yan dahil nanggagaling ang aking kapangyarihan. Ako'y sugo ng Diyos. So, alam niyo ba itong champos? Hindi. Yung awit natin? Sister, alam mo ba ito? Wala yung sister. So, mga kabataan, si Milo, ano si Milo? Oh, yung energy. Akala ko si Milo. Alam niyo ba ito? Ha? Sino may alam? Alam, sister. Laga. Nakasama ba ano? Ang ano niyan, nakasama ba yung kanyang ano, hindi? Alam mo yung energy? Ha? Yun pong tono nun yung Milo commercial, di po ba? Energy gap. Tapos yung action po nun, supposedly si Father Jesse sumayo din po, yan yun. Meron ka po,
Opo. Yung St. Martin po, meron yan. Pwede po bang dito kayo sa harap? Landayan, meron dyan youth. Youth daw, sabi. Hindi naman po. Ayan. Lapit.